Nestor, kumusta ang sitwasyon dyan sa NLEX? Hanggang ngayon ba ay traffic pa rin sa mga nabanggit na toll plaza? Amigo Sherwin, kagaya nga kahapon at hanggang sa mga oras nito, kanina nga ay nadaan tayo sa Bukawi Toll Plaza kung saan problema pa rin ang cash lane. Dahil lang limang cash lane doon ay umaabot ng nasa 50 ang pila sa bawat lane ng mga sasakyan. At hindi lang sa Bukawi Toll Plaza, maging dito sa lugar ko sa Balintawak Toll Plaza ay kitang-kita kung paano nga mabagal at mabigat na daloy ng trapiko pa rin ang naranasan, partikular dito sa cash lane. Nagsimula nang bumigat ang trapiko sa Balintawak Toll Plaza at Bukawi Toll Plaza simula pa nitong Huwebes ng tanghali, December 22, hanggang kaninang alauna ng madaling araw. Ngayong tanghali, inaasahan ng NLEX Management ang pagdagsa ng mga motorista pauwi ng Hilagang Luzon na magagaling sa Metro Manila para sa kanilang holiday long weekend. Hanggang kagabi, usad pagong na ang mga sakyan sa ilang lugar sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Sa papuntang norte, mula Balintawak, Tumikawain, Bulacan, kumpul-kumpul at napuno ng mahabang pila ng sasakyan ang lugar. Sa toll plaza naman ng Balintawak, hindi bababa sa 30 ang nakapila sa tatlong cash lane. Sa parting papuntang Maynila, nasa 1 kilometro ang haba ng pila sa cash lane mula Bukawi hanggang Iginto. Bukod pa ang Maykawayan to Valenzuela southbound area. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robert Ignacio, nasa 350,000 to 450,000 ang expected nila na babiyahe ngayong Biyernes hanggang bukas ng umaga. Anila na sorpresa sila sa dami ng motorista na bumiyahe nitong Huwebes. Samantala, kahapon nga ay nagsimula na rin dumagsa ang mga naghahabol para magpakabit at pati na nga mga magpapalit ng radio frequency identification o RFID sticker sa mga customer service sa Easy Trip booth ng Toll Plaza. Sa Balintawak, Bukawi at Tabang, Giginto, marami ang naghintay para magpakabit ng RFID. Nila kailangan na nilang magpakabit para iwas sa matinding traffic. Punta ka ng south, hindi na kailangan magano nang maglo-load ka pa sa isang ano, isang card, ito iisa na lang. Pero mas mabilis kasi dati. Ngayon may pila eh. Nung last ko na encounter, walang pila eh. Lang, nandito na eh, nakapila na eh. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng RFID. Yung cash lane kasi sobrang haba ng pila. Inaabot kami minsan ng 40 minutes sa cash lane. Mabasa yung RFID na una. So, instead na nandito sa dito, ilalagay na siya doon sa windshield. Hindi kasi pag may RFID, mabilis compared doon sa cash lane, ang haba ng cash lane. Nasira yung salamin, nabasag. Kailangan pinapalitan ko yung RFID. Para naman updated sa traffic situation dito, maaaring bisitahin ang Facebook page ng NLEX na NLEX Corporation. Sakali namang magkabariya sa daan, maaari silang tumawag sa NLEX satellite number na 1-35,000 o di kaya ay sa www.easytrip.ph para sa anumang karagdagang impormasyon o concern. Samantala, bukas na ng umaga, samantala ngayong alas 6 naman ng umaga, ipatutupad nga itong Safe Trip Mo Sagot Ko program ng NLEX. Nakapaloob dito ang free towing simula alas 6 ng umaga ngayon hanggang December 26 ng 6 a.m. at January 1 ng 6 a.m. hanggang January 3 ng 6 a.m. Bukas ito para sa mga masisiraan ng sasakyan sa mga Class 1 vehicle nearest NLEX Toll Plaza. Amigo Sherwin, kung mapapansin natin dito sa lugar ko sa Balintawak Toll Plaza, tatlo lang yung cash lane dito. Pero ang ginawa ng NLEX management dito, yung RFID, pitong RFID dito ay mixed lane. Ginawang pwede siya na cash lane, pwede siyang RFID lane para yung mga dadaang mga motorista pwedeng magbayad ron sa RFID dahil meron namang teller. Ito yung ginawa nila, yung RFID convert nila doon sa cash lane. At hindi lang ito yung pinakaparaan nila para solusyon dito sa problema sa mabigat na trapiko dito sa Balintawak.
At isa pa sa naging problema dito lang din sa malapit sa Toll Plaza hanggang ngayon ay hindi pa naalis yung tatlong sasakyan na nagkarambola. Ito nga yung mga isang bus, isang truck, saka isang wind band. Kung saan nga ay kanina lang din madaling araw, mga bandang alas 2 ng madaling araw ay nagkasagian at nagkarambol, nagkabanggaan at hanggang ngayon ay hindi pa rin naalis. Wala namang nasugatan doon sa nasabing karambola. At sa kabuuan, simula pa kahapon hanggang sa mga oras na ito, wala namang major accident na kumbagay malala na naitala dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway, maliban na lang doon sa mga rear end o mga nagkakasagian ng mga sasakyan. Amigo Sherwin? Nestor, ibig ba sabihin yung mga mahabang pila na yan na nakikita ko sa iyong background, yan yung mga linya doon sa cash lane. Pero doon sa RFID na lane ay wala namang pila ng mga sasakyan at mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan. Tama ba, Nestor? Amigo Sherwin, yung cash lane dito, yun yung mahabang pila. Tatlo yung cash lane. Pero pito doon sa RFID lane ay mahaba rin yung pila dahil yung pila doon sa RFID na pito, pwede siyang gawing cash lane. Nagka-cash sila doon sa RFID. May teller doon sa pitong RFID. Kumbaga kinonvert nila to cash lane yung pitong RFID. Kaya kung mapapansin mo, medyo mahaba rin yung pila doon sa katabi ng cash lane na pitong RFID. Kaya sa oras na ito, makikita natin, halos puno yung nakapi yung lane natin dito sa Balintawak. Oo, ibig sabihin nga lang niya na Nestor, marami pa rin kasi ang mga kababayan natin, ang mga motorista na wala pa rin RFID na kung meron sana, dare-darecho lang at mabilis sana ang daloy ng mga sasakyan sa ating mga toll plaza. Pero kung sakali, Nestor, na merong gustong biglang magpakabit ng RFID, meron ba silang mga pwedeng puntahan along NLEX, Nestor? Amigo Sherwin, sa mga customer service malapit sa mga toll plaza naman, makikita yung mga para makapagpakabit sila ng RFID. At ito naman ay libre ang yung pagpapakabit. Maglo-load lang sila ng 500 pesos. Ang start naman ito, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, pwede naman silang magpakabit para sila hindi magka-problema dito sa nagiging problema ng sa cash lane. Kumbaga mas accessible, mas madali at mas magaan para sa mga motorista na talagang sila ay nakapagpakabit ng RFID kaysa sila ay sa cash lane. Dahil karamihan sa cash lane, nasasabay pa sila dun sa mga truck na wala naman din ng mga RFID sa ngayon. Ayan, kaya sana magpakabit na ng RFID ang ating mga motorista dahil problema uli yan pagbalik nyo ng Metro Manila after ng mahabang bakasyon. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa NLEX.